mga parents. Hi, hello again. This is Mamita at iba pa. Welcome to my channel. Ayun, hindi pa po nakaka-subscribe. Please subscribe, like, and share para sa ating mga iba-ibang kaganapan. Okay, nandito po ako sa aking daycare center. Nais ko lang po ipakita sa inyo ang aking mga props. Kung meron pong face-to-face, ito po ang ibang mga nilalaro ng mga bata. Ito po ay what do you call this? Pag lagay po ng big letter and small letter. Hanapin po ang small letter. Tatanggalin lang po ito. Tapos, pero dapat sanay na ang mga bata. Tatanggalin ito, tapos ilalagay ng bata. Asa na small letter ng A? Kunyari ito po, ilalagay po nila yan. Manipulative din po ito kasi hahawakan ng daliri ng mga bata. Kaya manipulative na matututo ang mga bata. Ayan po. Letters. And then, meron din pong numbers. Ayan. Kunyari, nakakalit yan lahat. Hahanapin nila ang kaparehong number. Kunyari yan, number 1. And so on and so forth. 2, 3, etc. etc. Ito naman po yung colors. Ganon din. Similar colors ilalagay. At ito po yung manipulative din. Pang exercise ng fingers para sa pagsusulat yan. Naglalaro na sila. Na-exercise pa ang kanilang mga daliri sa paghawak ng chocolates. And then, mag-i-enjoy pa sila. Baka pati kayo mag-i-enjoy. Ayan. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Ayan. So, what else? Ito rin po. Yung cars, ganun din. Matching din ng numbers. Ayan. Kunyari, magpa-park. Parking area po ito. Ipa-park ang car number 1. So on and so forth. Hanggang 10 lang po yan. Ayan. Pang-exercise din ang daliri. Recognizing numbers din. Recognizing similar numbers. This one, fine motor din po ito kasi ginagamit ang mga kamay to hold this para hawakan tong and then kunyari sasabihin nyo sa bata, okay, get the yellow ones, so tutusukin. Ayan, kaya po may ganyan-ganyan yan para maano talaga ang daliri ng mga bata, ma-exercise kasi kailangan nilang kuhanin eh. So, kailangan nila ilusot. Yan. Kumbaga, yung grip nila and then your ang ano ng mga bata, mind, mag-iisip sila saan ba nila idadaan para makuha nila. Yan. May, kasi may small, may big, may bigger, biggest butas. Yan. Ganon. And then find the green one. Yun. Green one. Bumubo ka na ang aking tong. Ayan. Ganun po. So, kukuhanin lang. Yan. Minsan may maliit. So, try na. Kuhanin nila sa maliit na butas. Ayan. Okay. So, ganun po yan. Iba-ibang kulay lang. Ilagay nung bottle caps para matuto ng kulay ang mga bata. Sayang nga po at wala kaming face-to-face. So, kung magagawa nyo sa bahay, gawin. And this one, ang sand namin, na mayroong mga letters din. So, ganun din po, pang-exercise ito ng daliri ng mga bata. At pag nilaro nila ang buhangin, parang dolomite ito, Gio.
Ang lalaki. Ayan. Galing pa po ng Bicol to. Mahal ang buhangin po. Oo. Galing to sa amin eh. Bicol ba to? Oo, galing to sa Bicol eh. Ayan, kunyari hahanapin ang letter S. Find the letter S. Find the letter B. Ayan. Find the number 2. Ayan. So, pwede niyo pong lagyan ng maraming buhangin at maraming letters. A to Z ang ilagay niyong letters. May puzzle pa ako nakalagay dyan. Oh. Okay. So, that's it. Yan po ang iba kong mga manipulatives. Ito po. Ah, pwede rin kayong gumawa nito. Ginawa ko lang po ito yung lalagyan ng downy. Binutasan, tinuhog ang mga bottle caps para sa instrument. Maracas. Tawag nito dyan, no? Maracas. Yan. Ito naman po yung egg. Nilagyan ko ng bato o buto sa loob. Pinagdikit ng dalawang kutsara para sa instrument. Yan. Yan. Ito po, mga project pa ito ng mga dati kong estudyante noon. Indigenous material na to kasi bao. At ito, ano bang tawag nito, Chi? Na ano, pang tugtog. Ayan, dalawang ano lang, hindi lang masyado matunog. Ayan, pang exercise din to ng kamay ng bata pag nilalarong ganyan. Para sa pagsusulat po. Lahat po ito pang prepare, hindi lang sa pagsusulat, kundi yung pag-iisip. Tamang thinking. Yan. What else? Mga ginawa namin dito sa daycare. Ito. Pinutol ko yung soft drinks dulo. Inalis ang gitna. And then, nilagay yung bottle bago pinagdikit. Yung bottle cups. Instrument yan. Marami po yan. Ito po, buto ng kamatsili. Galing pa po ito ng ano, ng Iloilo. Pati itong bote, dala-dala ko ito galing na Iloilo nung nasa Iloilo kami. Ta-da-da. And then, ito yung isa kong ginawa. Nakita ko ito, G, oh, yung ano, sa ano, yung matanda doon sa katutubo. Eh, ginawa siyang ano, binitin niya naman yung mga bote. Tinutugtog niya. Oo nga. Hanapan mo ako ng kahoy na pwede ko ipampukpok. Hindi, ma'am. Yung ano ng gunting. Ah, sige, sige. Sige nga. Ewan ko. Thank you. Matanda tunog niya, ma'am. Oo. Yun. Dapat ang tunog nito ay do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Mahirap din to tansyay ng sabaw. Ayan, tubig. Nakita ko yung ginawa ng matanda na katutubo. Binitin niya lang. Tapos tinutugtog niya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Nasa tono po ba? Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ayan, laro ng mga bata. Battle musical instrument. So, yan lang po. So far, ang mga ginawa ko na sarili kong gawa. Ito din. Yung egg. Letter din. Tatanggalin lang. Tatanggalin nyo lahat yan. Tapos, hahanapin ng bata yung kapares. Kapares ding kulay. Kapares na.
at ang anak ng ano, ng mga letter, ng mga big letter, ayan. So, ayan. Isa yan sa mga ayan, hahanapin ng bata. Paghihiwalayin tong egg. So, manipulative din kasi kailangan i-press ng bata ang magka partner na egg. So, nagagamit ang grip nila, nagagamit ang lakas nila para introduction or preparation para sa kanilang pagsusulat. So far, yan lang po. Wala na akong ibang ginawa. Ah, ito. Ito, gumawa po ako ng mga ganito. So, ito pwede nyong, kunyari, pagsamasamahin mo ang pare-parehong zero. Yan. O kaya, pagsamahin ang 4, hahanapin ang lahat ng numbers. Yan, marami po akong ginawang ganito. Para, kaso nga po, wala kaming face-to-face, kaya hindi nagagamit. Medyo matulis lang tong gilid, kaya pag naglaro ang bata, eh, bantayan talaga. Kasi medyo matalim tong kanto. Minsan, ginaganyan ko siya. Para mawala yung tulis ng kanto niya. Ano pa ba yung ginawa ko? Okay, wala na po. Lahat ang iba niyan, binili na namin at bigay ni yung namayapang Governor Maliksi. Yung Lego na yan. So, ito rin, nagawa na mga ganito. Simple lang yan. Okay, so far that's it. My DIY manipulatives. Thank you po uli. God bless. Ayan po ang aming dingding. Mga kamayan ng mga bata nung... Anong year pa ba ito, Jay? 2018 pa, no? 2018 pa. Ang huling... Tapos yun ang 2019 yan. Ay, wala na po. Sana may sumunod. Magkaroon na tayo ng face-to-face. Sige po, paalam na po. Ingat po tayong lahat. Keep safe. Again, thank you for watching. Please do like and subscribe to my channel, Mamita at iba pa. At pakishare po. Salamat po. God bless. Color sorting. Namimiss na ito ng mga bata. Si mama ang magta-try. Sige. Let's try. Okay. The red one. Kunin ang mga red. Asan ang red? Ayon. Red. Yan, mga bata, ganito ang gagawin. Kunin ang red, ilagay sa red. Okay. Blue. Kunyari, blue. Yan, hanapin ang mga blue. Ilagay ang blue. Ayan, dalawa. Pwede rin dito. Ang blue. Yan, hanapin ang blue. Nako. Naluma na ang mga goma ko. Ayan. Okay, ang green. Asan ang green? Ayan, green. Tingnan natin ang mga green. Ayan, green. Green. Ayan, ang green, mga bata. Ilagay yan. Diyan. Sa green. Oh, mga yellow naman. Yellow. Asan ang yellow? Ito ang yellow. Ilagay ang yellow. 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 Ilagay. Oh, good morning.
si Winifredo. Get the green. Tatay Winifredo, good morning. Good morning po, ma'am. Good morning, tatay. Ilan taon po tayo? 67 po. 67. Ano pong ginagawa mo sa buhay? Nandito po sa maliit na merindahan sa bahay. Okay. Kayo yung nakikinig po sa Ratify o sa TV kinanonood? Nasa radio po. Sa 92.3 po. Okay. Sige po. Ito ho, tatay. Makinig kayo. Get the yellow. Dito, doktor, eksperto. Kaninong boses ito? Tinitira. Lalo na yung ulo. Get the red. Yung aking kanina, papa. Dito mo, ito mo na. Mirna Kabutahe. Go girl. Mirna Kabutahe from DOH. Si Mang Kayayan. May 2K kaya si Tatay Winifredo. Mali. Sorry. Naku, tatay. Sorry. Sorry po tayo, ha? Better luck next time. Ito po. Isa pang huhula. Opo, si Suzette Oviedo ho naman ng Cebu City. Alright, let's listen get to this. Get the orange. Isa lang ang orange. Lalo na yung ulo. Ayun, okay. Ang kanya pong clue ay Doctor Expert. Suzette Oviedo. Pilipinas 2021 candidate na si Mika Rosal mula sa Agoncillo, Batangas, o'y Batangdenia like me, na nakasakay sa isang jeep habang nagpapagasolina. Ayon kay Mika, inialay niya sa amang jeepney driver ang photo shoot. Oy! Sa caption, sinabi niya, I grew up watching my dad drive our jeepney day and night just to provide for our family's daily needs. This honorable job brought me to college and I'm grateful for all the sacrifices. Kudos to all the jeepney drivers who have been tired of providing for their families. Oh, baby, it's so cute. It's so heartwarming. Ako eksena na ng ilang pang kandidata sa 57 Bilibining Pilipinas. Matapos silang umaura sa kani-kanilang individual photo shoot. Wala. Doon pa kay ano? Kay Justin. Si Justin Punsa lang. Justin pa rin ako. Ako okay. Doon ako sa jeep. Si Mika Rosal. But meantime, nakita niyo na ba ho siya? Kung hindi pa na ako, napag-iwan ang kayo, ha? Unte, Rudy. Noli Rudy, eto makinig ka. Malamang, isa ka rin sa mahangang ngayon sa all-new Tiggo 7 Pro. Ito ang bagong SUV crossover ng Cherry Auto Philippines. Ang design nito, nakita mo na, yung bagong labas na yun ako. At pati yung kulay green. Nakita ko rin yung bago nilang. European po ang design. Ang makina, 1.5-liter turbocharged at ang transmission ay 9-speed CVT. Ang upuan niya, leather seats. Meron pa siyang 10-inch na touchscreen entertainment system. At ang sunroof nito, panoramic. Convenient sa parking kasi meron siyang around view monitoring na 3D view on display. May wireless charging feature, automatic tailgate opening, front and side curtain airbags, auto hold, electronic parking brake, at siyempre may N95 filter pa. Talaga naman, pampamilya na, JV Garganera. Pampamilya. Sa pinakamalapit na signal dealer sa'yo para ma-achieve mo na ang